Yan. Kasi tsura ng bato. Mata siya na mayroong pupil. Guys, tandaan nyo ha. I-convert natin ito into meters kasi naka-inches to guys eh. Itong load na ito. Ito yung load. Ito yung load guys. 11. 12. Tatamaan itong bato na ito. Tapos yan sa letter C. Formation arc. Formation. Naka-letter C. Diba? Pointer. Ito yung tatamaan. Maliit na bato na may tapyas din. No? Na may tapyas letter. Naka-arc formation din siya pero maliit. At itinuturo yan dito. Tingnan nyo. Pag meron kayong japo na ganito, dapat ipuresan nyo. Kung mag-isa lang kayo, dapat kasi dalawang kamay to guys eh. Hello, hello. Kumusta ko? Kumusta? Ito na po si Kudonski guys. Nag-i-explore na naman. So, atin pong ibabahagi sa inyo. Akin pong ibabahagi kung ano yung mga nakikita at napapansin ko dito guys nasa area na ito. So, meron akong video nito pero kukunan ko ulit kasi hindi ko pa masyad na-explore tong bahagi na ito. So, yung na-explore natin nung una is bandang east. Ngayon, i-explore ko yung bandang west kasi may napansin at nakita ko doon na napakagandang spot. No? So, ngayon, ito yung babahagi ko sa inyo. Diretso na. So, yan. Ito yung mga bahagi ko sa inyo. Ito, napaka-hard formation niya. Tapos ito. Ito sa kabilang side, ito yan guys. Yan. Tapos itsura ng bato. Mata siya na mayroong pupil. No? So, ang na-explore natin nung una, banda ron. Bandang east. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ay bandang west. No? Dun sa kabila nga pala, yun yung napakalaking ulo ng ahas. So ngayon ito kasi, itong bato na ito at saka yun ay parang nag-giveaway siya sa gitna guys, napakalaking daan papunta dun sa west. So ngayon ang ibabahagi ko sa inyo papuntang west guys, no, kasi merong napakagandang spot dun. So guys, pupuntahan natin yung lugar na yun. Okay guys, so galing tayo dun. So, ito yung tatamaan sa bandang west sa lugar na ito, isang terrain na ito. Patag kasi dito guys, galing dito papunta doon. Hanggang doon sa may kalsada, patag ito, napakapatag. So, dito sila nagkampo dati, no? Isa to sa mga area na kinampuhan ng Hapon dati. Ngayon, ang unang titingnan natin itong bato na ito. Okay, so, ito po ay medyo malaking bato, naka-fix. Tapos mayroong perfect hole sa gitna. Itong gitna niya. Kung pagmamasdan natin, meron talagang hole na kakaiba, which is ito yung gitna, yan yung malaki. Tsaka tingnan niyo yung bato, guys. So pointer siya papunta din naka 135 degrees. No, galing dito sa kung dito tayo mag-base, naka 135 degrees po 'yan. So galing dito, ito po yung tatamaan. Ito po yung tatamaang bato na ito. Ninyo. Itong bato na ito. Parang ko ano? Ang tsura na ito. Yan o. Tapos pag kinatok natin 'to, tinesting ko na 'to kanina. Ah. Pasok pa. Madali siyang mabasag. So tingnan niyo ang itsura ng bato. Dito tayo. Yan. Tapos merong malaking butas sa gitna. Tapos merong heart na engraved na pabaliktad. Baliktad pero meron siyang butas. No, ipapaliwanag natin 'yan mamaya-maya. You guys, ganyan itsura ng bato na 'to. Ito 'yung tatamaan doon sa bato unang pinuntahan natin. So ang una nakita natin doon is perfect hole. So
So although naka-arrowing siya papunta doon, siguro nakaturo yan doon sa next countersign. Pero ang susundin natin yung unang nakita natin na hole, butas ito. So ito, pag ito yung ginawang base natin, galing dyan, galing dito sa butas na ito, diretso dito meron tayong tatamaan. Itong dalawang bato na ito na magkaharap. So before ko ipaliwanag sa inyo, galing dito, sa bato na to, kukumpas tayo ng 135, ganun din, meron tayong matatamaan dito guys. Kukumpas tayo ng 135, meron tayong matamaan pero medyo malayo na. Ito yung napaka perfect hole. Oh, ang ganda ng pagkagawa guys, oh. Tingnan nyo guys. Oh, ganda ng pagkagawa. Yun oh. Diba? Talagang perfect na perfect. Yan oh. Diba ang ganda? So man-made na man-made po talaga ito guys. Itong butas na ito. So kung pansinin nyo, meron din siyang maliit na butas dito sa gilid. Tapos dito sa gilid niya merong paa. Merong paa. Tapos sa gilid niya merong butas. Yan o. Ito paa. Right foot na merong butas sa gitna. Tsaka sa dulo. So, ang ganda ito, ito po yung right foot. Tingnan guys ha. No. Right foot po. Tapos meron ding butas dito. Ay. So ito ang pinaka-marker dito is ito. Ito, ito yung dulo ng paa sa gitna. Ibig sabihin nasa gitna. No? So ito paa. Tapos dito sa unahan niya mayroong butas. So napaka mind blowing guys. Ito tinapakan sa gitna, ibig sabihin meron dito sa ilalim. Ito, ito yung paa, wala yung hinlalaki dito. So ibig sabihin hindi siya nag iwan ng load. Karga pa rin niya ang load. So research niyo kung ano ibig sabihin ng paa. Kasi wala yung hinlalaki niya guys. Ito guys oh. Ito. So ibig sabihin karga niya ang load, hindi niya iniwan. Hindi niya iniwan dito. Ito po ipatib, ito ay isang decoy. Ibig sabihin nito, karga pa rin niya ang load, nag-travel siya papunta dito. Dito niya iniwan ang load. Kung meron sanang hinlalaki dito, meron, nag-iwan siya dito guys. So wala siyang hinlalaki, ibig sabihin nito, dala pa rin niya yung load paglakbay niya dito. Now, i-research niyo yung kahulugan ng paa, ng footmark. So ngayon guys, so ngayon galing dito, isukatin natin nasa mga 4 inches galing ito. Papunta dito sa ito, papunta dito nasa 4 inches. So ito i-convert natin siya to meters. So 4 meters. Guys, tandaan niyo ha. I-convert natin ito into meters kasi naka-inches to guys eh. Itong load na ito, ito yung load. Ito yung load, guys. So maghakbang tayo ng mga 12 meters kasi approximately tatlong hakbang yung ano eh, yung 1 meter or yards, no? Sige. Hakbang tayo ng 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Tatamaan itong bato na ito. Tapos yan sa harap. So ito yung tinuturo ng load doon sa harap ng paa. In front ng footmark, ito yung tinuturo guys. No, ito yung tinuturo, itong bato na to. So dito sa bato na ito, tingnan nyo, pagmasdan nyo guys. Naka letter C, formation arc, formation. Naka letter C. Diba? Pointer. Naka letter C. Nakaliter siya, tingnan. Nakaliter siya. Or arc, guys. Para rin siyang pagong na walang paa, walang buntot.
tapos tinapyasan yung gilid. Diba? Yan naman po ang arc na yan na facing west. Tapos sa harap nito, ito yung tatamaan. Maliit na bato na may tapyas din. No? Na may tapyas letter, naka-arc formation din siya pero maliit. At itinuturo yan dito. Tingnan nyo. Diba? Ito, nakaturo dyan. So, ito yung napakalaking arc na ito. Ang gaso. Hindi masyadong klaro dyan. Yan. Tapos ito nakaharap. Mayroon ding arc formation siya. Tinuturo na yung pointer na yan. Pag dito tayo harap, naka-east yan. Bahaging yan. No? Ito namang possible digging spot na ito. Mamaya-maya, detect natin. Ay tatamaan to dito guys. Oh. Meron din palang napaka-perfect hole dito. Kasi pag, kunwari dito tayo galing, dito tayo nauna, ito yung unang tatambad sa atin. Right foot din guys. Ito. Paa din to. Paa din ito na right. Right foot din yan. So, ang pagkaukit sa kanya, meron siyang ito. Ito yung load. Dala-dala niya. So, mayroong butas dito. So, ganun din yung una-unang nakita natin nga right foot, guys. No? Naunang right foot nakita natin, ganun din. Ito sa likod nito, ito perfect hole. Diba? Napakalaki. Pwede hawakan, guys. Oh. Makalalim, pwede siyang hawakan. Galing dito, susukat tayong north-south. Ito ay naka-south. Papunta doon sa possible digging site natin, digging spot. So galing dito, galing sa paa, right foot, ito, haharap tayo dun sa digging spot natin. Meron nga talagang passageway guys. So ito, di talaga sila magkadikit. Di sila magkadikit. Meron pa nga guys oh. Hindi siya masyadong perfect. Hindi tulad nito guys oh. Yan. Pwede siyang hawakan kasi napakalalim oh. No? So galing dito kumpas tayong north, ito yung tatamaan guys, dadaan tayo dito, ito yung tatamaan sa norte no? Galing naman dito sa center spot na ito, tingnan niyo yung mga bato guys, isa, dalawa, tatlo, apat, lima dun sa butas na yon. Yan. Yung butas na yan, pag harap tayo dun sa possible digging spot natin, yan. Napaka-anggol. Gitnang gitna. Tapos, mayroong lock. Yung lock naman, nakaharap dito. So, ibig sabihin, hindi ito, di na lumagpas dun. Dapat, kung may mga nagtanong, bakit yung lock nasa gilid? Kasi nag-giveaway yan, pumunta dun sa countersign na yun, tingnan nyo. Di ba? Yan. Yan. Ito naman nakalock. So, ang galing ng paggagawa ng sign. Ngayon guys, i-detect natin. So, ito po yung paghawa ko. Edge po yun sa gilid. Ito yung corner. Ah, hirap talaga pag isang kamay lang. Pag meron kayong dyan po na ganito, dapat ipuresan nyo kung mag-isa lang kayo. Dapat kasi dalawang kamay to guys eh. No? So ito. Ito yung pinaka-edge niya. Ayan. So, dito lang talaga. Maliit lang ito, guys. Hmm? Sa gitnang-gitna talaga nito. Diyan sa gitna. So, ganyan yung pagka-gawa niya yung burial. Yan, no? Ganda, di ba?
Ganda guys, di ba? So, ganito po maghanap ng possible treasure. Dami-daming treasure dito sa amin guys. Kaso hindi sa amin lupa to. O, pinapayagan lang tayo mag-explore. Pero hindi to sa ating lupa guys. Ito, napakagandang lokasyon ito. Sa 2, 3, 4, 5. Nakasenter yung butas. Tatamaan talaga to. Ah, diba? Ang galing. So hanggang dito lang muna. Thank you.